Connie, kalumaan at kahinaan ang pangunahing dahilan na tinukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaya nasira ang bahagi ng Otis Bridge, particular na yung gitnang bahagi ng napaliit na tulay, yung innermost lane, yung direksyon na mula sa Mabini Bridge patungo ng UN Avenue. Ito ang tinukoy ni Engineer Mike Makot, ang district engineer ng DPWH South Manila, batay sa kanilang isinagawang paunang inspeksyon at pag-aaral. Alauna na madaling araw kanina nang itara itong Otis at nagpasya mga otoridad na ito ay gawin para maiwasan ang peligro at para matiyak na walang mga motorista na makakapasok nitong kahabaan ng Otis Bridge, ay naglagay na ang MMDA, DPWH, gayon din ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office ng Orange Barrier sa kanto pa lamang ng Mabini Bridge at Otis. Doon naman sa kabilang bahagi ng Otis, nag-deploy na rin ang mga otoridad ng Orange Barrier sa kanto yan ng Quirino Extension, Otis at ng UN Avenue. Paliwanag nitong si Engineer Makod, taong 2016 pa nakatakdang isailalim sa total replacement ang tulay pero naantala ang proyekto dahil mas binigyang prioridad ang Skyway Project sa Osmeña Highway. Kinakailangan din kasi ilipat muna ang mga poste ng kuryente na nasa Otis Bridge bago simulan ang proyekto. 37 milyong piso ang nilaang pondo ng DPWH para sa proyekto at ito ay nai-award na rin sa City Leoncio Construction. Sinabi ni Engineer Makod na sila ay magpupulong ng MMDA Traffic Safety Engineer para pag-usapan kung kailan maaaring simulan ang total replacement sa tulay dahil mahigit 50 taon na nang itayo itong Otis Bridge. Kung mabibigyan umalo ang DPWH ng go signal ngayong araw, ay pasisimulan nila ang proyekto kahit mamayang gabi. At sa oras na simula ng proyekto ngayong buwan, ay maaari itong matapos ng pinakamaaga sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Samantala, Connie, dinagdag pa nitong si Engineer Makod na matagal na nilang inirekomenda pala na huwag padaanin sa Otis Bridge ang mga truck dahil ang original na capacity nitong Otis Bridge ay 15 tonelada na load limit. Ang kada isang trailer truck ay may bigat na 12 tonelada at kadalasan mahigit sa 2 trailer truck ang dumadaan dito sa Otis Bridge. Ibinaba na nila pa from 15 tons, ginawa nilang 5 tonelada dahil nga sa kahinaan na rin nitong tulay dahil nga sa kalumaan. At bilang alternatibo ruta naman ay itinayo nitong MMDA na yung mga apektadong motorista na manggagaling na nagtahan ay tinapayuhan na kumana ng Zamora kaliwa ng President Quirino Extension patungo sa destinasyon. Yun namang mga galing ng South Super Highway, inabisuan sila na kumaliwa sa Plaza Dilao patungo sa President Quirino Extension, diretso sa UN Avenue, kanan sa Romualdez at kanan sa Ayala patungo naman sa destinasyon. Connie? Yes, Cecil, kamusta yung traffic dulot nitong pagsasara nitong Otis Bridge? May na-affect ba? Nakukuni, ang partikular na nakakaranas ng mabigat na dali ng traffic ay noong kahabaan ng Quirino Avenue. Yung magmula pa lamang sa Mabini Bridge, dire-diretso yan ng Quirino Avenue, mabigat na ang dali ng traffic na nararanasan sa mga oras na ito. In fact, kung manggagaling ka ng Otis, tatagos ka lamang ng patungo ng West Zamora kasi yung alternate route na patungo sa area ng Padre Taura, aabutin ka ng isang oras bago mo mabaybay yung mga nabanggit na kalsada. Cecil, merong babantay ba para talagang masigurong hindi ito madaanan? Kasi kahit na sabihin na natin merong nakaharang kahoy lamang, baka pwedeng pag wala nang nagbabantay, alam mo na may mga pasaway, di ba, na dumaan pa dyan. Oo. At maging peligroso ito lalo. Kuni sa mga oras na ito, meron pa naman nagbabantay. Doon pa lamang sa kanto ng Mabini Bridge, kasi pagkababa mo ng Mabini Bridge, yan na yung entrada, papasok ng kahabaan ng Otis. Meron mga orange barrier doon, pero at the same time, kasi talagang tinatauhan yan ng MMDA eh. Dahil yan ay sa may tapat yan ng PSG compound. So talagang merong nakadeploy na MMDA dun sa area na yon. Talagang hinaharang nila yung mga motorista na nagtatangkang umaan nitong kahabaan ng Otis. Although may iba kasi nakabisado itong lugar, merong kasi paglagpas mo ng kanto ng Quirino Avenue at Otis, merong kang kakalanan ng kalsada, liliko ang kalsada, kung di ako nagkakamali, yun ay M. Quezon Street, ang tagus nun ay Menjola Extension, diretsuhin mo, Otis na. Kaya lang, dahil pag nakita nilang sarado na, may orange barrier, doon sa mismong approach, paakyat ng tulay,
eh napipilitan silang magmaniubra ang mga motorista. Kaya apil sa kanila, eh huwag nang tangkain na pumasok ng OT. Alright, nakikita na namin ngayon, Cecil, live yung kuha mismo nung sinasabi mong mga orange barriers na yan. So, hopefully nga, masimula na sa lalong madaling panahon at matapos rin nila ng maaga itong pagsasagaayos nitong Otis Bridge. Thank you, Cecil, ha? Maraming salamat. Yes, balik sa inyo, Connie. Yan po naman si Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB.